Mga tips sa pagmamaneho ng winter snow, manatiling ligtas sa kalsada. Mga tips sa pagliligtas ng buhay ng isang mahusay na naglakbay sa Pennsylvania. Alam nating lahat na ang isang aksidente ay maaaring magdulot ng iyong buhay. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang malaman ang mga sumusunod na tip para sa pagmamaneho sa niyebe. Ang pagiging mas kaalaman tungkol sa pagmamaneho sa snow ay makakatulong sa iyong manatiling ligtas sa mga malagkit na sitwasyon. Ayon sa GECO at sa Depth of Transportation, sa humigit kumulang 5,871,000 na pag-crash ng sasakyan sa Estados Unidos bawat taon, humigit kumulang 21% ang nangyayari bilang resulta ng masamang panahon kung saan 6,000 na nasawi at 445,000 na mga pinsala ang nangyayari bilang resulta. Mahalaga para sa iyo na matuto ng mga tip para sa pagmamaneho sa snow upang mabawasan mo ang iyong mga pagkakataong magkaroon ng mga aksidente, pinsala, o mas malala pa. Mabilis na kwento. Bilang isang driver na ipinanganak sa PA, bago ako sa pagmamaneho ng mga manual na sasakyan. Ngunit nang ihatid kami ng aking dating kaibigan sa snow sa bundok sa isang maliit na sports car, nailigtas ko kami mula sa pag-alis ng walang serbisyo sa gitna ng kawalan. Oo, ito ay kasing masama nito. Nawala ang cell service. Ang aming mga maps GPS ay hindi nasisiyahan at ipinakita lamang sa amin ang mga kalsada, kaya kami ay medyo naliligaw. Nakaharap kami sa burol sa niyebe na walang traksyon. Sa sandaling ito, napagtanto kong tumama kami sa isang tipping point. Oras na para magmaneho ako. Pinilit ko ang aking driver ng TCA na hayaan akong magmaneho kahit na hindi ang pinakamahusay sa manual. Sa halip na subukang tumalikod sa pinakamasamang posibleng sitwasyon kailanman, pinili kong umatras pababa ng bundok ng maingat gamit ang aming mga magagarang sporty na gulong. Nagmaneho kami ng medyo nakasentro nang walang biglaang pagliko, pagbabago ng bilis at sa maingat na bilis. Nang bumuti ang daan, lumingon ako sa huli. Ayokong makaalis kami habang umiikot sa mga lugar na maaaring humantong sa aming makaalis. We were driving out to sea, kaya malas kami pero nakauwi kami ng walang problema. Narito ang mga tip upang matulungan kang makauwi ng ligtas at gawin ang pareho. Pagpapanatili ng iyong sasakyan. Kumuha ng mga bagong gulong, as you say, snow gulong, ABS, o chain sa iyong mga gulong, NWS. Siguraduhin na ang iyong sasakyan ay nakapasa sa mga inspeksyon at nasa mabuting kondisyon upang hindi masira sa gilid ng kalsada. Tiyaking gumagana ng maayos ang iyong mga ilaw, hazard light, at turn signal. Tiyaking nasa maayos na kondisyon ang iyong preno. Kumpirmahin na ang iyong mga gulong ay may ligtas na mga halaga ng presyon ng hangin. Palitan ang iyong langis
bago magsimula ang taglamig ay sa paligid ng Oktubre. Tiyaking gumagana ng maayos ang iyong baterya. Suriin ang iyong mga likido. Maaliwalas ang snow mula sa iyong sasakyan bago magmaneho. Panatilihin ang isang emergency kit sa iyong sasakyan para sa pagpapalit ng mga gulong, paglukso ng baterya ng iyong sasakyan, at lit. Panatilihin ang diboteng tubig, merienda, kumot, o karagdagang damit sa loob ng iyong sasakyan. Semper paratus, laging handa. Hindi ligtas na magmaneho ng may niyebe sa iyong sasakyan at maaaring labag sa batas sa iyong estado na gawin din ito. Kailangan bang nasa kalsada ka? Iwasan ang pagmamaneho sa masamang panahon at niyebe hangga't maaari. Unawain ang kapangyarihan ng kalikasan. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng kalikasan. Ang snow ay maaaring malalim, madulas, at nag-aalok ng minimal kung mayroon mang traksyon. Ang mga hangin ay maaaring maging malakas at itulak ang mga sasakyang nakakahon at magaan. Maaaring makaapekto ang snow at fog sa iyong kakayahang makakita sa harap mo. Maaaring nagyelo ang malamig na temperatura at maging sanhi ka ng hyperthermic. Bago ka magmaneho sa niyebe, alamin kung paano humawak ang iyong sasakyan sa niyebe. Dalhin ang iyong sasakyan sa malapit na parking lot o open space at magsanay ng pagpepreno, pagliko, at pagmanyobra sa loob ng isang kontroladong kapaligiran at sa iba't ibang bilis. Sa pamamagitan ng pagsasanay sa pagmamaneho sa snow sa loob ng mga patag na bukas na espasyo na walang mga hadlang natatamaan, mas makakapagmanyobra ka sa kalsada kapag may mga panganib, mga karatula sa kali at ilaw, mga naglalakad, at hindi inaasahang mga panganib. Kung hindi ka ligtas na makapagmaneho sa isang parking lot sa snow, hindi ka dapat nasa kalsada sa snow. Siguraduhin subukan kung paano pinangangasiwaan ng iyong sasakyan ang biglaang pagpepreno at biglaang pagliko sa iba't ibang bilis. Siguraduhin malaman kung gaano katagal bago huminto at kung gaano kabilis ang pag-slide ng iyong sasakyan kapag nagpreno ka. Pinakamainam na maunawaan kung paano humahawak ang iyong sasakyan at kung gaano ito maaaring madula sa niyebe bago ka mapunta sa isang emergency na sitwasyon sa iyong pang-araw-araw na buhay. Ang kakayahang magamit ay naiba sa ibabaw. Mag-iiba ang iyong pagmamanyobra sa pagmamaneho kapag nagmamaneho ka sa yelo, manipis na snow, o mas makapal na snow. Siguraduhin magsanay sa lahat ng tatlo. Ang yelo ang pinakamadulas, lalo na kapag hindi mo inaasahan ang pagdaan mo dito. Ang mahinang snow ay madulas din ang makapal na niyebe ay madalas na nagiging sanhi ng pag-ipit ng mga sasakyan, ngunit maaaring mag-alok sa iyong sasakyan ng mas mataas na puwersa ng friction na nagbibigay daan sa iyong sasakyan na huminto ng mas madali sa mga emerhensya. Maniebe, matubig na putik. Oh, masaya din yan. Ang pagmamaneho sa halo na iyon ay makakapag-alok din ng kakaibang karanasan.
pag-iwas. Iwasan ang mga biglaang pagbabago sa bilis o direksyon. Napagtanto na kapag nagmamaneho ka sa niyebe, ang biglaang pagbabago sa bilis o direksyon ay maaaring maging sanhi ng pagkawala ng traksyon at kontrol ng iyong sasakyan. Palaging gumawa ng unti-unting pagbabago sa bilis at unti-unting pag-ikot sa snow hanggat maaari. Mapapabuti nito ang iyong traction. Panatilihin ang asin o kitty litter sa iyong sasakyan. Ang dagdag na timbang na ito sa iyong sasakyan ay magpapahusay sa iyong traction at kakayahang magmaneuver sa snow. Ngunit kung sakaling makaalis ka, maaari mong ilagay ang mga nilalaman sa ilalim at malapit sa iyong mga gulong upang matulungan kang kumapit, makakuha ng traction at makaalis mula sa pagkakastock. Ang mga kitty litter ay maaaring gumawa ng mga kababalaghan upang matulungan kang makalabas kapag naipit ka sa niyebe. Ilagay ang iyong mga hazard light kapag hindi ligtas ang mga kalsada o hindi ka komportable dahil sa anumang issue. Buksan ang iyong mga ilaw upang mas makita ka ng ibang mga sasakyan. Bawasan ang iyong bilis sa pagmamaneho. Payagan ang iyong sarili ng mas maraming oras ng reaksyon sa pamamagitan ng pagbabawas ng iyong bilis. Ang pagmamaneho ng mas mabagal ay magbibigay daan sa iyo na hindi gaanong madaling mag-slide, mawala ng kontrol, o mag-slide hanggat sinusubukan mong huminto ng mabilis. Hindi bababa sa umimok ng hindi bababa sa 0 mph sa ilalim ng limitasyon ng bilis. Huwag gumamit ng cruise control sa snow o ulan. Ang cruise control ay maaaring humantong sa iyong pagiging mas active sa pag-slide at pagkawala ng control sa iyong sasakyan. Bawasan ang bilis at pagsunod sa distansya kapag may mga sasakyan sa kalsada. Magmaneho ng defensive. Maging handa na mag-beep sa anumang emergency. Palibutan ang iyong sarili ng mahusay na mga driver hanggat maaari. Kung makakita ka ng isang taong magaling magmaneho sa niyebe, maakit sa pagsunod sa kanila. Ngunit kung makakita ka ng isang tao na nahihirapan, siguraduhin panatilihin ang dagdag na distansya mula sa mga driver na ito. Magmaneho gamit ang iyong paa sa pahinga, hindi tamad na nakaupo sa sahig. Magbigay ng mga sasakyan sa harap mo ng dagdag na espasyo na 5 panandang pandagdag segundo upang bigyan ang iyong sarili ng mas maraming oras na huminto sa mga emergency. Ito ay mahalaga, huwag tailgate tulad ng iba. Huwag matakot na huminto sa pagmamaneho, manatili sa isang ligtas na lugar, at maghintay para sa pagbuti ng mga kondisyon. Huwag huminto sa kalsada patungo sa lugar na hindi naararo dahil maaari kang maipit sa niyebe at yelo at mapunta ang iyong sarili sa mas masahol na sitwasyon kaysa sa dati. Sa halip, gusto kong lumabas at pumarada sa lokal na Burger King o Walmart. Itim na yelo. Ang itim na yelo ay malinaw at halos imposibleng makita. Ito ay nangyayari kapag ang basang kalsada ay nagyelo, kadalasang magdamag, ngunit din sa oras ng liwanag ng araw.
Ito ay maaaring mangyari bilang resulta ng pagbuhos ng ulan pagkatapos ay pagyelo dahil sa mas mababa sa nagyelong temperatura ng lupa. Maaari rin itong mangyari dahil sa natural na pagyelo at pagtunaw na temperatura kung saan ang snow ay natutunaw upang maging tubig pagkatapos ay nagyelo dahil sa mas malamig na panahon. Ito ay maaaring mangyari sa mga tulay dahil nananatili itong mas malamig sa taglamig, hindi tulad ng natural na lupa na nananatiling natural na mas mainit dahil sa kapasidad nitong humawak ng init. Pansinin na ang mga tulay ay kadalasang may hangin sa paligid sa halip na lupa, kaya mas apt silang mag-freeze ng tubig interblack ice. Ito ang dahilan kung bakit madalas mong nakikita ang mga tulay ng pag-iingat ay maaaring mga nagyelong palatandaan. Ang mga tulay ay pinakaangkop na mag-freeze o magkaroon ng itim na yelo sa mga ito. Maaari rin itong mangyari kapag nagmamaneho ka pataas at pababa sa elevation sa pamamagitan ng mga mountain pass. Maaari kang maging relaxed at ito ay tumatagal lamang ng isang beses na mas malamig kaysa sa inaasahan sa isang ice patch na hindi mo nakita, na nagdudulot sa iyo na mag-slide ka agad sa kalsada o papunta sa guardrail kung ikaw ay mapalad na magkaroon nito. Sa mga oras ng liwanag ng araw, maaari ding matunaw at matunaw ng niyebe ang araw. Mas mabisan itong matutunaw ang snow sa itim na aspalto kumpara sa mga puting konkretong tulay. Nangangahulugan ito na hindi ito maaaring tumaas ng higit sa 30 degree na temperatura ng hangin, ngunit ang pagsipsip ng init ng kalsada ay matutunaw ang niyebe sa tubig na magbibigay daan dito upang madaling mag-freeze kapag bumaba ang direktang sikat ng araw sa paglubog ng araw. Habang bumababa ang iyong kakayahang makakita, maaari ka ring makakuha ng hindi inaasahang itim na yelo. Kung nagtataka ka, oo, mayroon akong menor de edad sa meteorology at oceanography, kaya ang pagsisid ng malalim sa agham ng lahat ng ito ay isang bagay na gusto kong gawin. Gustong-gusto kong malaman kung paano gumagana ang mundo sa paligid ko. Sana ay masyahan ka rin sa pananaw na ito. Ilagay ang iyong mga hazard light kapag mapanganib ang mga kondisyon. Bawasan ang bilis lalo na kapag nagmamaneho ka sa mga temperaturang wala pang 32 degree F. Maaari mong mapanatili ang kamalayan sa gauge ng temperatura sa iyong sasakyan. Nag-aalok ito ng hindi mabibiling impormasyon, ngunit nagdaragdag ako ng buffer ng 1 degree o higit pa dahil kung ang gauge ay hindi tumpak, maaari ka pa rin magkaroon ng itim na yelo ng hindi inaasahan, kaya bawasan ang iyong bilis kapag ang temperatura sa labas ay nasa paligid o mas mababa sa pagyelo. Bawasan ang bilis kapag ang mga kalsada ay basa o nagkaroon ng pag-ulan, snow, ulan, at tibi, kamakailan. Bawasan ang iyong bilis ng paunti-unti bago lumiko ang lahat. Minsan, mas madaling magmaneho sa mga temperaturang wala pang 20 degrees dahil alam mong nalalatagan ng niyebe at nagyelo ang lahat. Ang pagmamaneho ng malapit sa 32 degrees ay maaaring makatakas sa iyo.
Maaari kang makaranas ng hindi inaasahang yelo na maaaring isa-zero na mas malala kaysa sa problemang inaasahan at alam mo. Magmaneho ng labis sa pagitan ng 20 at 35 degree F sa ilalim ng 20 degree F. Maaasahan mong madulas ang lahat. Kapag ikaw ay dumudulas sa niyebe o itim na yelo, iwasan ang mga biglaang pagbabago sa bilis, direksyon, o pagpepreno. Tandaan na kung magsisimula kang mag-slide, hindi iyon ang oras para biglang ikot ang iyong gulong upang kontrahin ito. Ang mga biglaang paggalaw at pagbabago ay hindi makakatulong sa iyo na makakuha ng traksyon at kontrol. Sa halip, panatilihin ang isang matatag na gulong sa direksyon na gusto mong puntahan at bigyan ng oras ang iyong sasakyan upang makakuha ng traksyon bago subukang magmanyobra. Huwag matakot na ihinto ang iyong sasakyan sa isang ligtas na lugar upang kolektahin ang iyong sarili. Minsan, kapag ikaw ay nasa isang emergency, ang pinakamasamang bagay na maaari mong gawin ay magpatuloy. Siguraduhin payagan ang iyong sarili ng kakayahang huminto, pag-isipan ang iyong sitwasyon, at isaalang-alang ang mga ligtas na aksyon na maaari mong gawin upang mabawasan ang mga panganib bago magpatuloy. Hindi pa huli ang lahat para magsaliksik ng isang bagay hangga't mayroon kang serbisyo sa cellphone. Maaari kang mag-YouTube, mag-Google, o gumamit ng chat upang makakuha ng impormasyon na maaaring makatulong sa iyong mapabuti ang iyong sitwasyon at gumawa ng mga ligtas na aksyon na makakatulong sa iyong makauwi. Hindi pa huli ang lahat para huminto, mag-isip, humingi ng payo, pagkatapos ay magpatuloy. Iwasan ang mga biglaang pagbabago sa direksyon. Magsanay ng unti-unting pag-ikot at payagan ang iyong sasakyan na makakuha ng traksyon bago lumiko ng higit pa. Iwasan ang mga biglaang pagbabago sa bilis. Iwasan ang mga biglaang pagbabago sa pagkasira. Sa halip, itap ang iyong mga brake para sa unti-unting pagpepreno at payagan ang iyong sasakyan na makakuha ng traksyon bago masira pa. Pagmamaneho sa snow at fog. Bigyan ang iyong sarili ng mas maraming espasyo sa harap mo at iwasan ang pagbuntot sa ibang mga sasakyan. Iwasan ang matataas na sinag, ang liwanag ay sumasalamin sa snow at fog upang makaapekto sa iyong kakayahang makakita, hindi tumulong. Bawasan ang iyong bilis. Ilagay ang iyong hazard lights. Maging handa na mag-beep sa anumang emergency. Pagmamaneho pataas at pababa sa mga incline. Sa loob ng isang kasumpa-sumpa na bagyo ng yelo na tumama sa Portland o noong taglamig ng 2015, nagmamaneho ako sa downtown upang makita ang isang malaking dilaw na school bus na dumudulas pababa sa isang napakatarik na burol pahilis patungo sa ibaba kung saan mayroong 400 ng trapiko sa ibaba. Nasa ibaba ako at hindi ko maisip ang nakita kong tanawin. Kapag nagmamaneho ka pataas o pababa sa isang burol o bulubunduking sandal, dapat kang magmaneho ng mas maingat.
mas mabagal pa ang pagmamaneho. Maging handa na mag-beep sa anumang emergency. Huwag hayaang tumakas ang iyong sasakyan ng labis at hindi ka makahinto. Kung magtatapos ka sa pag-slide pababa sa bundok ng pahilis, malamang nagagawin ko ang ginawa ng bus na halos walang magawa at umuwi kapag nakarating ka sa ibaba ay huminto ka o nakita ka ng iba at iniiwasan ka. Gusto kong manatiling may kamalayan sa aking paligid at hindi matatakot na pindutin ang gas o iikot ang iyong gulong upang manyobra sa paraan ng mga potensyal na banggaan. Ngunit ang katotohanan ay, ikaw ay nasa isang sitwasyon na kung saan wala kang kontrol, kaya mas mabuti para sa iyo na huwag gumawa ng anumang bagay ng biglaan maliban kung kailangan mo at sa halip ay hayaan ang iba na may kontrol sa kanilang sasakyan na umiwas sa iyo. Subukan ang iyong mga preno at tiyaking epektibong pinahinto ka ng mga ito. Gamitin ang iyong hazard lights. Iwasan ang mga biglaang pagbabago sa direksyon. Iwasan ang mga biglaang pagbabago sa bilis. Iwasan ang mga biglaang pagbabago sa pagkasira. Natigil sa isang snowstorm. Okay lang na huminto at maghintay para bumuti ang mga kondisyon. Iwasang huminto sa mga lugar kung saan makapal ang niyebe at iwasang hayaang mamuo ang snow sa paligid ng iyong tumigil na sasakyan. Iwasang huminto sa snow na nagmamaneho pataas. Kung kailangan kong huminto, tinitiyak kong patag ang lupa o nagmamaneho ako pababa ng burol. Manatili sa loob ng iyong sasakyan maliban kung hindi ligtas na gawin ito. Papanatilihin ka ng iyong sasakyan na mas mainit, tuyo, mas ligtas, at mas madaling mahanap para sa mga rescuer. Alamin kung anong mga supply ang mayroon ka sa iyong emergency kit at sa loob ng iyong sasakyan. Ang iyong salamin sa harap ay maaaring gamitin bilang isang aparato ng signal. Ang iyong mga gamit sa kotse, kasama ang mga upuan, ay maaaring sunugin sa labas upang magsenyas ng tulong kapag masyadong basa ang mga puno sa paligid mo. Panatilihin ang isang lighter, kutsilyo, lubid, tubig, damit, at iba pang pang-emergency na supply sa iyong sasakyan para sa mga sandaling tulad nito. Kung iiwan mo ang iyong sasakyan, alamin na medyo imposible para sa sino man na masubaybayan kabatay sa iyong mga food truck. Pamahalaan ng iyong mga supply at init ng katawan sa pamamagitan ng pagpapanatiling mainit at aktibo. Bahagyang i-ventilate ang iyong sasakyan upang mabawasan ang pagkalason sa siyo. At huwag hayaang mapuno ng snow ang iyong tambutso, sabi ng FEMA. Ang apoy, usok, at ang mga salitang SOS at tulong ay madalas na hinahanap ng mga rescuer. Sana hindi ka na mapadpad sa isang malayong lugar o sa tuktok ng bundok. Hindi sigurado kung nakikita mo ang komedya sa sumusunod na kote. Maligayang pagdating sa pagmamaneho sa taglamig kung saan binubuo ang mga lan at optional ang mga stop sign. Una, ito ay nag-crack sa akin dahil ito ay nagpapaalala sa akin ng kanino pa rin ang linya nito
Napalabas sa tili ang palabas kung saan ang lahat ay binubuo sa mabilisang at ang mga patakaran ay hindi mahalaga. Well, kung di kalipa ulit-ulit kong sinabi sa iyo ang sikreto sa pagmamaneho sa snow ay gumawa ng unti-unting pagbabago sa bilis, direksyon, o pagpepreno. Talaga, iwasan ang paghinto kapag hindi mo rin kailangan, biro lang. Pero talaga, maging labis na maingat sa mga sitwasyong ito. Sumunod sa mga karatula sa kalye at wastong tuntunin sa kalsada. Huwag baliwalain ang kapangyarihan ng kalikasan. Ang lahat ay maaaring napakahirap pagtagumpayan o pigilan. Sa mga sandali ng kahirapan, gawin ang iyong makakaya at tandaan, ang pag-iwas ay ang pinakamahusay na solusyon sa karamihan ng anumang problema.